Katakot nga ang nangyari dito kay Luka Doncic sa laban nga nila kanina against the Los Angeles Clippers. Pero bago nga yan mga idol, pag-usapan muna natin ang bumabang presyo nga na itong New York Knicks patungkol sa kanilang young player na si Cameron Reddish. Ngayon nga daw ang Knicks ay willing na i-trade itong si Reddish para lang sa 2 second round pick. Nung nakaraang balita sa kanya mga idol ay gusto nga daw ng Knicks ng first round pick at mukhang walang kumakagat dahil nga medyo mataas ang presyo. At ngayon nagbigay nga ng discount ito ang New York Knicks, kaya naman 2 second round pick na nga lang daw ang kanilang hinihingi. At mga idol, ito nga ang mga teams na interesado kay Reddish. Nandyan ang team ng Phoenix Suns, ng Houston Rockets, at syempre hindi mawawala ang team ng Los Angeles Lakers. Alam naman na siguro ng mga Lakers fans na itong si Reddish ay last year pa yata ay narurumor na gusto ngang kunin ng Lakers. Pero ngayon ay parang mas nagiging realistic ito mga idol dahil bumaba na ang presyo ng Knicks at parang abot kaya na netong ang team ng Lakers. So let's see kung sino sa mga NBA teams na interesado dito kay Cameron ang kikilos agad at kukunin nga siya sa New York Knicks. At ngayon naman ay pag-usapan niya natin ang listahan na lumabas nga ngayong araw patungkol nga sa best players in the NBA nga daw per position. Unahin natin sa point guard position. Ang number 1 nga daw ay si Luka Doncic this year. Nakuha niya nga ang 80% of the votes. Stephen Curry 10% lamang. Maraming nga umaangal na Warriors fans dyan. Ja Morant 7% at si Tyrese Haliburton. Sa shooting guard naman daw si Donovan Mitchell ang number 1, 62% of the vote. Devin Booker, Jaylen Brown at si Jason Tatum. Pati na nga rin si SGA at si Ja Morant ay kasali sa listahan dyan. Pagdating naman sa small forward ay si Jason Tatum, 62% of the votes. At itong si Kevin Durant, 28%. Nagtatanong nga ang mga Lakers fans, nasan daw si LeBron? Well, naka-receive nga siya ng vote mga idol, pero mas matindi pa nga daw. Mas marami pang nakuha itong boto si KD. Sa power forward naman ay si Giannis Antetokounmpo, 72%, Kevin Durant, 14%, Zion, 10%, at sa center naman ay si Nikola Jokic with 86% and Embiid, 14%. Yan nga ang listahan ng NBA mga idol na nanggaling nga daw sa NBA Media Survey. Ngayon, maraming ang umaangal pagdating sa positioning ni Stephen Curry at LeBron James. Dapat nga daw sila ang number 1 sa kanilang mga posisyon. Pero anyways mga idol, ano ba ang inyong opinion pagdating sa listahan na ito ng NBA? Sumasang-ayon ba kayo or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon nga ipag-usapan natin ang naging nakakatakot na pagkabagsak ni Luka Doncic matapos niya ang subukan na i-save yung bola papunta siyang out of bounds. Well mga idol, talagang bumaliktad itong si Luka, talaga namang nagulat ang mga tao sa paligid niya. Pati na nga rin itong nagbabantay ay talaga namang na-shock. Well, sino ba naman na hindi masya-shock na bumaliktad talaga mga idol itong si Luka Doncic. Pero ang kinagandahan naman sa kanyang nakakatakot na pagbagsak ay wala namang delikadong nangyari dito kay Luka Doncic. Ang unang ang tumama sa kanya ay ang kanyang braso, which is the best possible scenario nga daw para sa pagbagsak ni Doncic. Nakatayo naman agad na itong si Luka mga idol at ang kanyang unang ginawa, nagreklamo sa referee. Pero natuloy at natapos naman ni Luka mga idol ang laban, kaso talo nga sila. At for sure, kinabukasan, mararamdaman ni Luka Doncic yung sakit nung kanyang pagkabagsak na ito.